ko mga ano. Ayan. We're live here in Filipino Vines. Yes. And thank you kay Sir Walter, my manager. Yes. And, yes. Ano pa? Just in time tambayan lang daw. Wow. So, hindi naman kasi akong host dito ngayon, no? Title lang yan, ano, pero may mag-interview talaga sa akin. Sige, yes, go. Ayun, syempre, naki-join tayo ngayon dito with Brother Kenneth and syempre, Sherwin, right here. Partner. Oo. Excited na ako makilala yung ating mga kasama ngayon. Kasi syempre, sikat na sikat ko. Oo, famous YouTuber. Nahiyangan naman ako eh. And syempre, naghihintay na yung mga tao ngayon na Filipino Vines. Hi po. And hello, Filipino Vines. Euro TV. Hello, yan, sa Euro TV din. Welcome na natin na Bro Kenneth, ang ano, guest natin dalawa. Si, syempre, si Jazzy and si Kim. Okay. Yeah. Ayan. And balita natin to, ano, bro. Good evening po sa inyo. Oo. May balita ako, bro, na may bagong proyekto. Yes, may gagawin silang proyekto ni Jazz at saka si Kim. And yes, I think this is a music video. I understand. Ito yung ano, what's the concept of this music video? Para saan pala tong music video na to? Yes. Ikaw, Jazz, para ano bang konsepto ng music video? Para kasi nga ano siya, concept siya. Kumbaga, syempre, alam naman natin lahat naman tayo dumadaan sa pagmamahal, di ba? Sa love. So, kung when we talk about love, syempre, dapat handa tayo na masaktan, di ba? Minsan kasi, akala natin yun na yun. Hindi pa pala. Yun, parang ganun. Parang hindi, yun na pala yun. So, akala mo, siya na yung buhay mo, siya na yung life mo, siya na yung makapagpapasaya sa'yo, siya na yung maging habang buhay mo, siya na yung everything mo, siya na yung life mo, gano'n. So, nagkamali ka pala. Exactly. And so, lahat tayo dumadaan doon. Dumadaan. Masakit lang sa part ko kasi hindi ko napaghandaan mo. So, you come up with a music video. In a real situation. Dapat pala i-guest na din to sa Hugot or Rito. And I think, ano, kay kuya ba ko broken? Oo, brother. May na-conceptualize sila ng music video. We are in na si Kim ay bibida dito. And then, partner niya si together Jazzy. With, ayan. Siya naman yung magiging parang leading man. Ito, parang may touch of a little bit sa LGBT community. LGBT. Yes. Si Jazz dito will play as kung ano siya ngayon. And then si Kim. So, how do you feel na magiging partner mo ang isang sabihin natin, member ng LGBT. Like Jazzy. So, as a leading lady kanya, di ba? So, ayun po, sobrang saya po. And actually, sobrang talagang excited po ako for this project na matapos po namin and magawa po namin ng maayos. And syempre po, sobrang saya po ako na makikipag-work po kay Sir Jazzy. Yes. And the first time mo magiging partner yata ang isang si Jazz. Sobra po talaga. Kaya sobrang excited po ako sa mga mangyayari. So yes. A lot of people there were asking, ano ba talaga si Jazz? So sino at ano siya? Yes. Oo. Para ma-address ano, natin ano properly. Ka ba? Para ma-aware. Para na ano ko sa dalawa. Lalaki ba to o babae? Oo, grabe. Ayun, kitang-kita naman ang sabihin na natin, trans man. Ayan. Si Kuya Jazz. Kuya Jazz. Oo. Ngayon malinaw na sa mga sikat natin. Okay, just actually, 'di ba sabihin na natin, wala naman talaga sa ano natin 'to. Parang biglaan 'to, ah. Oo, biglaan nga 'to. Parang ang groggy ko. Hindi ko na pagandaan 'to. Oo. Ikaw nag-ano dito, ikaw nag-isip. Oo. Join lang kami dito eh. Okay, so tell us to our viewers, sino si Jazzy at saka ano yung ginagawa niya sa buhay? Si Jazzy ay napakasimpleng lesbian. Nangarap minsan, tapos minsan hindi ka tatanggapin. Pinipilit mong tanggapin kanila pero hindi. Biglang lumayo ako sa pamilya ko. And then, iiyak na ba ako dito? Wow po. Ayun, nangarap siya. Then, gusto ko itayo yung mga katulad namin ng mga les na... Gusto mo magkaroon ng boses? Oh, yeah. Yung LGBT ko. Kaya nga, siguro napili ako ng maging ambassador ng mga LGBT.
At saka hindi lang Sagawa yan. Sagawa the Warrior. Napaka, ayun. Ano mo, napaka talented na tao, partner. Kasi artist siya. Yes. Yun. Sikat pa. Oo. Kaya talagang excited ako makipag-work sa kanya. Ayun, makipag-collaborate. So, yung matanong ko sa'yo, Kim, ikaw ba ay anong feeling mo na makipag-collaborate ka sa isang parang ambassador ng isang LGBT community. Yeah. Ano bang film, ano bang pakiramdam mo ngayon? Siyempre, sobrang saya ko din. Kasi siyempre, at least, makakasama ko rin siya. And siyempre, hindi naman imposible na mag-uusap kami. At least, maiintindihan ko yung mga side nila. So, mas maiintindihan ko pa, like me na straight, maiintindihan ko kung ano yung anong meron sa feeling sa kanila, ganun. So, syempre, sobrang saya ko rin na makaka-work ko rin si Mr. Jazly. Nung inalok sa'yo yung ano mo, yung role mo, parang pinag-isipan mo ba na, parang pag-isipan ko ng ilang araw to, or right now and then, parang, okay, kaya ko tong gawin, yes. I can do this. Kaya naman, kuya, sobrang kaya, kasi madami rin naman po akong friend na mga LGBT, and hindi ko din naman sila hindi naman masama yung ano ko sa kanila. So sobrang tanggap na tanggap ko lahat po ng mga LGBTs, kasi may mga tita at tita rin po ako na ganon. So kaya po naiintindihan ko po talaga, and dapat naman talagang hindi natin sila anong tawag doon, discriminate. Yes. Po. So ganon po talaga. So madami rin naman po akong friends na ganon. So yun yung kasarian nila. Yun yung ganun tingin nila. They're just happy the way they are. Just leave normally. Okay lang yan. Walang problema yan. So going back to Jazz. Yes. Balik tayo siya kay Kuya Jazz. Okay, so, actually, hindi ko naman alam na magiging kapartner ko siya. Biglaan lang talaga, sinabi ni boss na, siya yung magiging kapartner mo. Sabi ko, kausapin mo lang. This, yun, kinausap ko siya. Tapos yun, siya. Tapos parang siguro first time sa kanya, never siyang naka-encounter ng mga katulad ko. So parang ilang ako sa kanya, kasi baka mamaya iba yung... May iba sasabihin. Pero hindi okay naman pala siya. Mabait naman siya. Open-minded naman siya. Pero actually, about yung vlogs ko sa Japan. And wow! Then, and of course, dito pa rin ako. Pag nandito ako sa Pinas, DJ ako dito. Mm-hmm. Ayan. So, nagdi-DJ ka online ba? Or sa isang... Ayun, sa ano lang, sa Facebook Live. Ayan, sa Facebook Live. And, Brother Kenneth, kilalanin natin siya ng maayos. Kasi, sa balita natin, artisto eh. So, may mga kanta sa YouTube, may mga cover. Ngayon, papalabas siya ng album. Ayan, pakita na natin. And, isa sa mga kanta dito na sa album, ay gagawa nila ng music video, which is... Sa iba na lang. Ilapit natin ang konti sa camera. Ayan. Magkasama kaming dalawa. Yun ang concept nyo. Sinabi niya kanina, yung sa iba na lang. Kaya lahat ng lahat ng mga tao na kaya naka-experience naman daw ng pagmamahal, akala mo sila na pero hindi pa pala. So, akala mo siya na pero hindi pa pala. So, Brother Ken, baka may makakabal dyan. Baka gusto mo yung iimbitahan na ng mas maaga yung ating mga nanonood. Nasa mabaybay din sa music video na parating. Ano yun dapat subaybayan? Guys, sana supportahan mo o supportahan nyo ako. Yeah. Lalo na yung mga LGBT na mga kasama ko, mga lahat ng LGBT. And then, sana huwag kayong magsawang mag-suporta sa akin. And thank you sa mga sumusuporta sa akin at nag-download ng songs ko na sa iTunes and Spotify. Yeah. Kahit malayo, 7 million na siya. 7 million na siya. Wow! Yan, magsa 7 million na siya. Grabe, thank you so much, talaga. Sobrang dami na niyan. Sobrang dami na niyan. And then, thank you kayo, Sir Dan, kasi binigyan niya ako ng chance dito na mag-promote ako ng album. Kasi dito ko mag-DJ ako. So, dito sa album na to, yung sa iba na lang, ito ba yung career single mo? Career ayan. Actually, ang sumikat talaga dyan kahit malayo, sa LDR song. Isang gagawa nyo ng music video ito sa iba na lang. So, can you tell us more about this song? Paano mo siya na-conceptualize? Paano mo siya naisip na, I'll write the song about this sa iba na lang? Paano mo nakapapit? Sa iba na lang, kasi nga, hindi siya. Kahit malayo siya. Sa iba na lang siya. Ayun, hindi siya tumitingin.
Direct. Ayun. Sa iba na lang is ano siya, madali kasi akong magmahal kasi in real life, madali akong magmahal. Madali kang ma-fall. Inaakala ko kasi na ganun. Kailan lang nasaktan kasi ako. Akala ko kasi siya na tapos ayun pala parang hindi pa rin pala siya kontento para sa so basically, ikaw yung sobrang masakit. Ikaw yung biktima dito. Aya. Lagi naman pero lagi may naman biktima lang siya sa akin kanina dito. Biktima lang siya ng pagmamahal. Kumukha ko daw yung ex niya. Lulusyon. Ayun. Medyo hawig, ganun. Sabi niya off-air oo, pa na kanina. Oo, kasi manluloko ka. Halo, oy! Ano hindi sinabi ko lang kasi last time kasi, bago yun ano, bago yung naging karelasyon ko, meron siyang, actually nag-viral yun eh. Muntik nang mag-viral. Mm-hmm. Kamukha niya nga si ano. Si ex mo. Oh, yun si ex ko. Tapos nung nakita ko siya, na bad trip ako. Gusto kong sagutin si Bo. Sabi ko, bakit ganun? Siya, bakit siya? Pa? Ayoko, ayoko yan. So, ayaw mo nun eh. So bumalik yung mga alam. Ayaw mo nun. Makakapag-interact ka sun sana sa gagawin mo. Kasi makakaiya ka kasi, syempre siya yung nagloko sa'yo. Kaya isipin mo na, siya yun. Siya yung nagloko sa'yo. Mabilis ganun. Mo execute yung role tapos, mo dito. Kailan lang, actually, ilang beses na ako na ganun eh. Ilang beses na ako na magmahal eh. Kasi pakitaan ka lang, alam mo naman, diba? Yung sweetness. Pag sweetness, diba? Malambing. Yung parang, wow, parang may kuryente na parang, wow. Kim, parang ganyan ka din, Kim eh. Ha? Parang ganyan din yung ano mo. Ganun ka ba din ba, Kim? Oo, si Kim, ano din yan, malambing din yan. Malambing. Pero, easy to fall ka ba? Hindi naman. Hindi. Kasi talagang kinikilala ko muna yung isang taong gugustuhin ko bago ko magustuhan. Ayun. Pero malambing ako. Sobra. Malambing yan si Kim. Alam na. And dahil dyan, magsasample sila ng kanta, tandem silang dalawa or mag-duet. Magsasample na sila. Magsasample sila ng dalawa. Lazy at Kim Lazy at saka Ayan. Keith Jazzy. Ayan. Sample lang. Anong song kakantahin yung dalawa? Versace on the floor daw. Direct Versace on the floor daw kakantahin ng dalawa. Yun, Versace on the floor. Come on. And so guys, tuloy-tuloy yung pagtutok dito yung Versace on the floor, may pagkabastusan eh, konti eh, no? Diba? Oh, yeah. Pero masarap magmahal na may konting bastos. Versace on the floor. Ganun. Oh. Bruno Mars. Kagayang dalawa na lang. Ito naman. Huwag naman dito sa on TV, ha? Hello, grabe naman ka. Hello, ayun. Ayun. Tayo ba kami? Ayun. Pwede namang nakaupo. Na, tingin ko naman na. kaya niyo. Ayun, hello, challenge kami. Challenge namin sa uso yan, nakaupo. Ayun. Let's take a time tonight. Girl, above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. You won't need it anymore. You won't need it no more. Let's just kiss for naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it out for me. Believe.
Sir Sherwin din. Parang napahamon kami dun ah. Oo nga. Pero joke lang, hindi po kami kakanta. Ano kami, pero saan ka po, thank you po. Saan ka po ba nila ma-follow po para po ma-update po sila? Of course, you can follow me at my Facebook account, Jazzy yes. Lizabang, and my IG, Sindang yes. Bitman. My YouTube channel, yeah. Yes, YouTube channel and my, just you can download my song at iTunes and Spotify and Amazon. Kahit saan, kahit kailan. Ayun. Ayun, anong oras, anytime, anywhere. Yung song mo bang nasa album ngayon, aside from sa iba na lang na song, ano pa yung meron doon na kasama sa album? Ayun nga, yung gagawin namin sa iba na lang. And yung kahit, iba pa po. Sa isang libo, isa. Yung ano, Ikaw Lamang sa Puso Ko. Ano siya? Composed by Kiko Salazar. And thank you, Kiko Salazar, for making this song for me. And yung sa I Keep On Saying from Nexus Band and Ikaw Lamang sa Puso Ko by Kenneth Makapugay from Universal Record.